Magre-react tayo sa first ever VRC Monday race ko. So bakit ganoy? So una-una pa lang matulin na. Paano ka nagpre-pre-elect? May baon akong pit bar. Ang sabi niyo kanina? Ang galing mo Manilo. anong lalaroan niyo? Open close. Hello, Kuya Dundre. Shout out. So my number is 112. So start na kami. Peace out. Bye. Hello everyone. Good morning. So, nandito na tayo sa Batangas Racing Circuit. So, it's race day today. So, ayan, si Jer, si Tom, and si Kenneth, yung kasama natin today. Hindi na ako nag-vlog kanina kasi mga 3 a.m. kami. Ah, hindi. 4 a.m. kami umalis dun sa ano. So, natulog lang kami. Pasok muna kami. I'm sorry. Hindi sinabi at the onset ng registration. Okay. So, abang-abang na lang. Pili ko hapon pa kami. So, matagal-tagal na tenga. Pabuti may mga pagkain tayo rito. Saka may bilihan naman doon eh. Okay, pag nabuto, mag-fit bar na lang. Maraming mong ano, baon. Kinakabahan ako kasi buti na lang nakapag-CR na ako. Sama ko yun eh. Ang taas ng heart rate ko kanina. Sabi ko, ala, nakabahan ako. Baka hindi ako makapag-CR. Thanks, Kenna. Hello everyone! So nice to meet you again, Alet. So si Alet yung mga una ko nakakasama sa pagbabike na nagsa-start pa lang ako. Si Ate ay! Kailan naman siya? Anong pangalan? Boy! Ang kalam! Sasabihin ko Tito sana eh. Mano, hindi ako sanay. Sabi ko dito. So, kanina pa ano kasi dumating? Ano pa lang sa makeup ah? Ano? Alas dumating? 5? 5 na aga? Basta ang tagal na. Ang haba ng pila dyan. Ano daw? Wala daw time. Ha? Ang wala daw time. Kaya pala daw ah? Ano? Walang time. Basta walang time. Hintay mo lang na announce mo. Ano mo? Ganun. So, my number is 112 na. Ano ba? Sticker pala siya. So very excited na ako kasi parang ang tagal ko nang hindi nag-release. 2 years na since nung 2019 na yung last. So I'm very excited na mag-race ngayon and happy lang. Enjoy lang. Kasi yung ensayo natin, hindi natin alam kung saan naabot eh. Yun oh. Paano ka nag-prepare, Eli? Paano ba? Puro vlog. Punta sa Baguio, punta sa saan-saan. Sa Zamboanga siguro na-train ako prior to this. May 2 weeks hard training ko sa Zamboanga. Pero after that, more on indoor na rin kasi busy sa work. Hopefully, may karga kahit pa paano, makatutok tayo. Si Jervin andito. Sabat ito camera na to kay Jervin eh. Para kung sakali mang kumalas ako, may buo pa rin yung karera. Tanggalin ko na lang. Front cam na lang. No? Pupunta na tayo ngayon sa Star City. Tama ba? Ayan. Saan mong gustong ride? Anong rides gusto mong puntahan? Star City. Wale! Ano? Go, Jenby! Sinyado ko na? Ha? Sinyado ko na! Sakto lang? Hindi! Kulang sa item! Ayan na mga restart! Alas is start na. Ayan, si Kuya Ryan! Sa si Coach Ryan Pino! Hello everyone! Anong lalaroan nyo? Open. Open close. Open close! Sa amin! Buti na lang dumaan ako
dito. Ang dami pa lang araberya ng bike ko. Oh, ano, walang preno, kulang sa bomba. Maraming salamat po. Alam ko na, bago kami itong wheelset mo eh. Oo, gusto mo fit bar? Lahat kami fit bar. Go! Uy, meron. Sige po. Okay na? Okay na. Preno na ako. So kanina wala daw, walang preno. So maraming salamat po. Wala yung ano, tawag dito? Day schedule, pero anong oras na daw magsa-start? Alas 10 pa sabi nila eh. 10? Oo. Yung first race? Kami nga, alas 4 na eh. Alas 4 na, hapon lang. Hapon naman talaga kayo eh. Bakit kami tinagalan? Time check, it's 9 a.m. na. Kakain kami dito, bumili na rin kami food. And syempre pag nagutom, hindi mo maiwasan magutom kasi ang tagal ng waiting time. So buti lang may baon akong fit bar. Sabi niya itong knock, kaya lang. Kailangan namin mag-conserve ng energy. And then... Matutulid ka labon. Ayan, warm up si Kenneth. Medyo, ito palang tank rider ko is hindi siya gumagana kapag walang power. So mali yung nadala ko, dapat yung taxi yung dinala ko. Yun tuloy, walang resistance. Pero okay lang kasi di ba papawis lang naman. Hindi naman kailangan ng force or anything. Pinig na nga yung... Ha? Tumutok-tok na yung... Tumutok-tok na yung ano mo. Ano yung cadence sabihin? Go, 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 go! Ito na, third race na po. Oh, tignan mo, yung palang silaw. Ah, ngayon palang tong third race? Oh. Mga ilang oras per race? Ay, hindi naman tatagal na ano, mga kalahating oras na nga. Dito yung starting line po, so dito tayo mag-ano mamaya. Chine-check ko lang kung what time ako. Di ba mamaya start na, tapos wala pa ako. Nagbabalag ka pa? Oo, nagbabalag ako. Yung pala, yun ah, nandun na sila. So kailangan alamin mo yung oras. 40. Ay, for, ang 48 po is parang 40 up na. Baka iba kayo. Oh, women's open cut po. Hello po! Shout out sa Team Excellence! Hello everyone! Hello everyone! Thank you po! Hello Kuya Junrey! Shout out! So ito yung mga bigate na Kuya Raya to gawin. Kuya Junrey. Ay, mag-MTB ka ngayon? Hindi ka ano, road race? Ngayon road race kami. Ah, dalawa sa sarihan mo? Oh, lupit talaga. Dito kami, yung view namin. Yan. So yan yung ano. Camera na nag-ano. Ito yung, anong kayang ano to? Okay. Dami. Ikaw, Kenneth, kailan yung huling crit mo na race? Bago tayo mag-evan. Nag-crit ka? Oh, kailan? Wednesday sa Santo Domingo. Oh, 1 week before this. Last week. Okay, so ako... I did. Last week pa pala kasi. Last week lang yung ano natin, diba? Ako, 1 month ago. Sa Zamboanga pa. Nag-crit ako doon, yung 20-20 lang nila for 2 months na, ay 1 month na yon. So abangan nyo yon. So mauuna tong ma-upload kasi itong BRC na vlog. So abangan nyo yung 2 races ko na ginawa sa 20-20, which is feeling ko yun na rin yung naging parang ensayo ko. And after that, hindi na ako nakapag-crit ulit. More on indoor na nga lang, and then long ride, weekend, ganun. So hopefully hindi malaglag, kumapit lang kasi goal ko this ano is talagang to enjoy, to be sure yung mga babaeng sumasali ngayon na ang lalakas, and I'm just happy na I'm racing again after 2 years. So good luck, pero good luck talaga rin sa akin. Good luck pa rin talaga sa akin. Yeah, malulupit yung kalaban ko, so makikita nyo. Yeah, time check, it's 12 noon na. Ay, challenge talaga na kailangan i-ano mo yung energy mo na hindi ka ma-drain. Baka kasi mamaya pa yung race namin eh. Wala lang, may bound kaming fit bar. Hindi ka pwedeng ano, hindi ka pwedeng kumain ng mabigat before the race kasi nga baka mamaya ma-bloated ka. Yeah, ma-bloated pala. Isuka. So, yun. Kaya mo lang yung fit bar while waiting kasi 2 hours pa tayo hihintayin ko, no? Mga 2 hours pa. 2 hours pa. Si Kenneth, siya yun na yung next race nito. Good luck! Kenneth Arellano! And then, ako, after ni Kenneth, parang may isa pa. And then, Camila. Ay, pagbalik niya, tsaka ako mag-warm up. So, medyo inaabahan ako kasi wala akong ka-teammate. Ngayon pala, yun pala yung isa pa. So, ewan ko, ito yung mga kalaro ko, may ka-teammate sila. Pero definitely, for a crit, big deal yun. Kasi syempre,
kailangan mo ng ano eh, ng katulong eh. Hello. Hello. Hello everyone. Thank you. Sa lalo ako pinakabahin kapag maraming... Warm up lang tayo, 30 minutes before the race. So tapos na tayo nalalala Kenneth, no? Yep. Nakapag-warm up lang kahit mga 10 to 15 minutes para hindi mabunsol. And hopefully, how... Talagang ang kinipray ko lang huwag ako kumalas. Pero let's see kung saan nakawabuti ng mga nakarang pinagagawa ko. Ayun, kamusta Kenneth? Tapos ko. Yun! Ano? Kamusta naman? Alam, alam ko last lap. Eh, may last lap pa. Ilan? Apat, di ba lahat? Apat. Sabi kasi pag-flag down, may isang panggap. Eh, nakita ko nagwawag-bugtang doon. So, eh, tumigil lahat. Tumigil lahat? Kala mo may last lap pa? Oo. Time check, it's 1 PM. 19 to 21, saka 30 to 15 yeah. Mountain bike. Pero sakto to, parang 30 minutes before may race. Nagpalit ako ng lens. Bakit? Kasi oh, maaaro eh. Tama lang, tama lang. Eh, okay, maganda sa Celiche, ano, papalitan yung lens. Tama lang ko? Oh. You know, Franco. Nakaka-pressure naman yun. Siyempre, pangalan ng Pransya ang ipaglalaban mo eh. Enjoy lang ako dito. Alam mo kung paano ikabit ito, Kenneth? Ay, sila magkakabit ito. Good, Arriba, let's run! Derhan, so may shop siya, pangalan. Big G, saan ka located yun? Manila ba? Paano na nga services meron? Details ko lang, motor, bike, yun. Saka po ano na. Ito yung sample. Ito yung sample. Mga decals yun. Shout out! Sir Alex! So start na kami! Peace out! Hello everyone! For this segment, magre-react tayo sa first ever VRC Monday race ko. So tara na, start na natin to. So ayan, this is hello, a criterium race. Hello everyone! So para sa mga hindi nakakaalam, ang criterium race ay isang bike race na ginaganap sa isang closed circuit. So usually, ang pre-team race is around 4 to 8 laps. So, yan yung finish line namin, yung may line. So, una-una pa lang, matulin na. So, may isa kasing nagpatulin na babae dyan. Ayan. Ayan. Kung nakikita niyo yung pinakauna dyan is... Ayan, si Jermaine Prado. Tama ba? Ayan, nauna na si Jermaine Prado. Dapat na may talalaki na nasa alo yan. Ay, mga Batanggen nyo. Ay! So, ayan, may, ayan, si Jermaine yung breakaway. And, may dalawang humahabol sa kanya. Yun yung mauna nagpatulin, which is yung nakaputing helmet. Siya yung una nagpatulin na umpisa pa lang, kinergahan niya na agad. So, tinanong ko si Jermaine, sabi ko, nagulat nga din daw siya na antulin agad. So ayan, dahil nagulat siya, bininake away niya tayong lahat. And then, saan ba ako dito? Ano, pero malilikitan? Ayan. So napansin niyo yung dalawa and yung ako yung pang-apat dito. Derbez, kasi nalang, abutan ko na yung
50 naman, 40 to 50. So ayan, kung napapansin nyo, bumagal na kami kasi matulin tapos hindi na nabol. Parang nag-pacing na lang kung ano yung kaya naming ano. Tapos ayan, dun sa picture na yun, napapansin nyo, backward natin. Ayan. Dito sa picture na to, hawak-hawak ko yung camera ko. Kasi nung nag-recover na, tsaka ko lang na-play yung video ko kasi bad trip. Nung nag-start, pagka-on ko, ayaw nang mag-on. So medyo nung nag-recover na kami, tsaka tinanggal yung battery, tas tinanggal yung case ko. Doon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na i-play to. So ayan, play na natin ulit. And then, ayan. Start nung GoPro ko. Ito na yon. Patapos na yung first lap nito eh. Yan, medyo matulin kami. And kung napapansin nyo, yung position ko is nandito lang ako sa may bandang harap. Kasi as much as possible, ayan. Kapag may tumitira na ganyan, gusto ko malapit lang ako dun sa titira para hindi ako mahuli. So ayan, nagtatansyahan. Ayan, si Vero at ay naka-black. Red. Ayan. Naka-teen stance. Puro pesto-pesto pa ako. Dito sa first lap, ang ginawa ko dito is parang tinansya ko muna yung buong tawag dito, circuit. Kasi first time ko lang mag-bike dito. So yun din yung sabi sa akin ni Kenneth, naaralin ko muna yung circuit kasi nga may mga curve-curve na yun yung sabi niyang isa sa iwasan ko, lumabas ako kasi prone sa aksidente yun. Kain muna tayong fit bar. Habang nanonood ng first ever BRC Monday race ko. So, ayun na nga, nakasunod pa sa amin yung van that time, yung race coverage. Pero si Jermaine, wala na dito. Nag-breakaway na talaga. And sa grupo, since kasi ako, wala akong teammate na kasama dito, hindi ko na rin in-attempt na maghabol kasi baka masayang lang yung effort ko. And wala pa akong ganong, sa totoo lang, wala pa akong ganong katiwala sa sarili ko when it comes to breaking away with the group. Kulang na kulang pa yung ensayo ko. Kaya, ayun, hindi ko trinay. Talaga itong fit bar. Medyo crunchy-crunchy siya. So, nagtatansyahan pa. Medyo nag-recover kami. Hindi ganun katulin pag mga tawag dito sa mga U-turn, ingat-ingat lang kasi yan. Tinan mo. Mantik na yun. Check ko dito, yan. Since dalawa sila, si Jean at si Altea, sila yung sinusundan ko, pati si Ate Pauli. Kasi sila yung mga kilala ko rin sa grupo na alam kong malalakas. What I love about Fit Bar din is, ano siya, low calorie siya. Kaya, mahilig kasi ako mag-snacks. So, mabilis ako tumaba dati kasi mahilig ako sa chocolates. Pag gusto kong nguya ng nguya. Pero with Fit Bar, I don't have to worry na bigla akong tataba. Kasi aside from low calorie siya, non-trans fat siya, and zero cholesterol. Oh, yan. Tignan mo, si Jehan, pipis pa. So, it means hindi ganun katulin tong part na talaga na to. Pasensya na, hindi ko masyadong napapakita sa inyo yung buong peloton sa likod kasi as much as possible, gusto ko kayong bigyan ng good result dito sa race na to. Kaya as much as possible, humahanap ako na magandang posisyon na hindi ako madaling maiiwanan, madali ako makakasunod kung may gusto man may a-attack man, may gusto mag-break away. So, yun.
kailangan talaga sa ganitong klaseng race, lalo na criterium race, gamay mo yung bike mo, tsaka madalas kang nag-group ride. Kasi dito mo ma-hone yung skills mo eh, sa group riding. Medyo umaatak ako kasi nga napapansin ko medyo bumabagal na yung grupo. So ang ano kasi, ayoko para lang, 'di ba? Kaya ako tumutulin para tumulin din yung iba at makatutok ako. Like ayan. Ayan, 'di ba? Tumutulin na sila kasi pinatulin ko konti. May matututuhan ako. Ayan. So pang ilang lap na to. So, lap 2 yung kanina, lap 3 o 4 na to. And then, ayan. As much as possible din, sana lang, hindi ako pumuposisyon dito sa harap. Kasi nga, one, wala akong teammate. Hindi naman ako breakaway artist or everything, anything ganyan. So, ayan. Yung mga ganito, ito lang yung dapat posisyon ko. Ayan. Tinatry ko as much as possible sa labas ako ng pag sa corners. Kasi delikado eh. Ayan. Pansin nyo eh, dito ako, tapos naririnig niyo yung hangin. Kasi mas maganda kung mas nandun pa ako sa likod ditong nasa 7-Eleven para mas makadraft ako. So yung drafting kasi makakatulong yan para mas less yung effort na binibigay mo during this race. So, makakatulong yan para hindi ka malaspag agad. Pansin nyo, si Ate Pawi din yung binabantay ng 7-Eleven. Kasi si Ate Pawi malakas yan eh. Duwatik si Ate Pawi. So, ayan. Tumitira si Jayan, eh sinasabi ko sa inyo na dapat nasa magandang posisyon ka para kung may gustong mag-breakaway na ganyan, mahahabol mo siya agad. Ilan na lang kami dito sa grupo. So ito palang nasa screen natin ngayon, explain ko lang din sa inyo, yung sa taas, yun yung kung ilang kilometer since nung nag-start ako mag-record ng GoPro. Hindi to yung since nung nag-start ako mag-race ha. And then yung RPM naman is yung cadence. Yung BPM is yung heart rate ko. Yung W is yung watts, yung power output ko during this race. And then itong KM per hour is yung speed namin. And lastly, yung sa duration naman, yung duration na ng race. Pagka-start ko nung GoPro and then yung race, ito yung map ng race circuit, yun yun. So, just to explain kung ano yung mga nakikita nyo. Based sa mga nasasalihan kong crit, usually kapag second to the last lap na, bumabagal talaga kasi nagre-recover para sa dulo makasprint. So, bantay-bantay lang tayo kung sino atake. Hindi tayo umaatak kasi nga wala tayong suporta. And mamaya dito after this video, malalaman nyo din yung ayan, medyo may sumisigaw sa peloton. Sisigaw na. So, eto na! Final lap na tayo! Ilang kami sa grupo? Hindi ko mabilang. Yung nagbibideo pala yun eh si Kenneth. Shoutout to Kenneth. Thanks for the videos. Shoutout din kay White Mix again for the video nung sa simula. And kay Jehan mamaya. Shoutout din dun sa video clips. Abang lang tayo kung may gusto pa bang mag-break away, kung talagang sprint na ba to, or ano. So, abangan nyo.
yung mga hindi natin nakikita sa likod. Ito na, may mga ayan. Yung naka-white, yan yung nagpatulin kanina sa umpisa. Yung nasa unahan ngayon. And then, ayan yung... Tingin bago liko daw. Tama ka naman. Safety lang din. Kahit nag-race. So, ayan na, umatake na yung naka-white na helmet. And then, sinusundan na itong naka-light blue. Ayan. And then, ayan. Si Kira, kasi. Breakaway. British accent. Breakaway. Hindi ko kaya. So, ayan. Si Kira, nag-attempt siya mag-breakaway. And then, syempre, hindi tayo papayag na may mag-breakaway sa last lap. So, ayan. Hinabol ko. And, lumilingon siya. Hindi niya tinuloy, hindi niya inabol yan. And then, ayan. Medyo, nabuti naman natin kasi hindi niya rin tinuloy. I don't know why hindi niya tinuloy. Pero magandang opportunity natin sana yun kung kaya niya ituloy-tuloy mag-breakaway. Pero as for me, inabol ko lang. And very bad itong nangyari sa akin na naghabol ako sa final lap. Alaman nyo kung bakit mamaya. So, I decided na mag-recover na lang din. Kasi nga, tactic talaga natin dito as much as possible is tutok lang. Eh, ayan. Naghabol. Sa last lap. Kaya ako nasa harap niyan kasi titignan ko sila kung ano bang gagawin nila. Kasi ako, magre-recover ako. Pero sila, intayin ko kung anong gagawin nila. Para kung may umatake ba, ready ulit ako. Kahit na kakagaling ko lang sa habol. Altea on my right. Ayan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Na iwasan nyo mag-release kayo dito sa loob. Kasi nga, sa corners, delikado. Buti na lang na-control niya. Tumutulin na yung... Patulin na kasi pa-last lap na. So, ayan. Panalo si Jermin. And si Jermin, ayan. Dito sa part na to, patulin na kami na patulin. Kasi 500 meters to go na lang to. Naghanap na kami ng mga posisyon. And, Eloy, bakit andiyan ka? Pumasok ka sa loob. Ayan. Pumasok ka sa loob. Huwag ka dyan. So, ayan. Ayan yung dapat posisyon. Yun. Iwasan natin yung mga ganun. So, ito is 200 meters to go na lang. 200 meters to go. Before the finish. So, ayan. Sprint na ako. Angata na. Sinusundan ko si Jehan. Yun. Yung nangyari sa akin. Nag-wiggle yung handlebar ko. So, hindi lang natin maka-finish. And then, ay, rewind natin. Para makita niyo kung ano nangyari sa akin from the other angle. Ayun. Ayan. Ayan. Muntik na talaga ako, sir. Kaya sobrang napamura ako that time. Kaya iba na rin yung sprint ko hanggang sa dulo. Kasi tinamaan niya yung rear wheel set ko. And eto. Ayan. Second accident ng race na to. So, usapan natin yon. Balikan lang natin. So, itong part ng video na to, sinend ko rin sa mga kakilala kong pro cyclists, pati sa mga friends ko, sa mga teammates ko, to ask, how can we avoid yung ganitong klaseng aksidente? So, first is, dapat matuto tayong how to properly sprint, kagaya ng photo na to. So, kung mapapansin nyo sa photo na to, nakatingin siya sa harap, and hindi siya yumuko during the sprint. So, yun, yung isa sa dapat natin matutunan. And,
Second, hanggat hindi pa tapos yung laro, kailangan andun pa rin yung presence of mind natin until the very end of the race. Especially kung lalo na kung hindi pa tayo tumatabi, tas ongoing pa rin mag-bike yung iba. So, yun. Balik naman tayo doon sa part na muntik na akong masempla. So, dito naman sa case na ito, swerte ko lang talaga na hindi natuloy yung pagkasemplang ko. Kasi hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kung nasemplang ako during that sprint part. But, ayun nga, what we should learn from this accident is, first, it's very important na we practice our pack riding skills during our group rides. Kasi dun mahuhone yung mga required skills when joining a race like this. Second is, interval sprint training will also help us to improve our sprint position, and it will also help us para mas magamay natin yung mga bikes natin. Third is, we should make sure na there's no mechanical problem on our bikes pag sasali tayo sa mga gantong race. Kasi yun yung isa sa nagkukos ng mga accidents sa karera. And last but not least, gusto ko lang din sabihin na lahat naman tayo nagkakamali. Dumaan naman tayo dyan. But what's important is we own up to our mistakes, we learn from it, and move on. Kasi, kagaya nga ng sabi ng iba, part yan ng karera, part yan ng buhay. I hope na wala na sanang mangyari or malesen yung mga ganitong klaseng aksidente. Pero teka lang, hindi pwede magtapos ang reaction video na to hanggat di ko nababanggit yung pagkapanalo ng second runner-up. Kaya balikan lang natin yung 200 meters before the finish line. So kung makikita nyo, si rider number 45, siguro mga 150 meters na lang to. Nanggaling siya sa likod namin. Siguro, tansyado niya na rin kung ilang meters na lang before the finish. Kasi ako, nung napanood ko to, nagulat din ako sa pasok niya kasi si rider number 45 na ang name niya is Antoinette. Kung matatanda nyo, siya din yung rider na nagpaumpisa ng matulen nung start. Kasama din siya dun sa dalawang naghabol kay Jermaine, and siya rin yung nag-attempt na mag-breakaway sa third lap. So, sa nakikita ko, aside sa malakas talaga si Antoinette, alam niya din kung paano dumiskarte sa laro. Kasi wala din siyang teammate sa grupo eh. So, most of the time, kaya di siya masyadong nakikita the whole race kasi nakatutok lang siya sa amin. Which is very ideal talagang gawin kung wala kang teammate sa grupo. So, congrats Antoinette for winning the second place. And syempre, congrats din kay Jermaine for the first place and Jehan Galit for winning the third place. Salamat sa panonood ng reaction video na to. Huwag muna kayo aalis kasi marami pang mangyayari. Stay tuned! Shit! Muntik na ako, Dad! Ano nangyayari sa... Ito naman ako doon! Hindi mo yung gulong ko. Dikit. Sumasabit. Sumasabit. Oo. Oh, bike rub. Kaya hindi nakarima sila din. Hindi mo tignan ako doon. Nakita mo? Oo, nakita ko. Dalawang simplahan. Tinamaan ako. Tinamaan ako. Nakontrol ko lang. Bike rub. Kaya pala yung... Ano? Hindi, okay lang. Safe ka? Safe ka? Safe ka? Walang bali? Nalalaan ang tama niyo. Saan? Pa, ate. May bali. Yeah! Meron semplang sa harap, meron semplang sa likod. Ang lakas na mura ko sa vlog! Pero buti na lang na ano ko, natatansya ko yung ganung semplang kasi talagang prone ang sprint sa ano sa simplangan sa kaya, finish na, pa-finish yeah, na. Kaya so much as possible kung kaya i-break away. Ayun na, dun na yung simplangan yan. And ano, nagbre-break rub pala ako. Ay, ganun? So, all throughout, ewan ko kung kailan ako nag-start mag-break rub. Pero ito, tumutunog. So kaya pala parang pinipigilan niya akong umedal. Pero luckily,
hindi ako kasama sa Semplangan lang. Tapos may mga times na nauuna ka pa sa top? Hindi, pag once na nakikita ko na nauna ako, and then sumusunod sila, huminto ako. Kasi nga, wala akong teammate, isa yon. Kasi kung may teammate ka, ano mo eh, uy tara, ganyan. Kulang pa ako sa practice ng pag-race. And then yung communication with other racers na kung wala ka kakampi, matuto kang makipag-communicate para hindi ka malaspag. Ayos, congrats, congrats, yeah, congrats. You. May factor ba yung ano, yung brake rub talaga? Mayroon talaga yun. Ano yun eh, top. Kanina, original ano yun na... Parang, nung nasa ano na, kaya pala parang sabi ko, bakit gano'n, eh, hindi wa ano. And thankful na lang ako na hindi ako sumama talaga sa Semplang. Yun na lang din yung... Kaya naman pang ating simula? Hindi. Okay na, hindi nanalo. Basta hindi lang talaga ako rin na Semplang kasi marami pa akong trabaho. Oo, oh, marami pa. Pending sa bike ka ng bike. Get well soon. Ate Pawi, get well soon. And then sa dalawa pang sumemplang. Dalawa, at tatlo yung nakita ko nakaupo eh. Ang sabi siya kanina? Ano? Ang galing mo maniko. Uy, hindi ako naniniko. Actually, sorry yung nagsabi nun. Siya yung una naniko. Sorry. Siyempre nasa arera intense eh. Pag naramdaman mo, pag may dumikit sa'yo, ano to? Ginanun ko. Sabi ko, bakit ako sinisiko? Nagkano lang. So, parang ginanong ko din. Race, bottle. Normal yan. So, sabi ko, ba't ito sa siniko? Tapos lumayo na ako. Pero sobrang nag-enjoy ako. Kung na ako, 10 feet bar. Oh, ano, kainan na. Ito at least okay lang. Ito na. Kumakain na rin. Gary naman. But itong ano, feet bar. Ano, andali lang. Magali lang siya mayayin. Hindi siya yung ano, sticky sa lalamunan. Kasi mabibili mo lang siya sa mga ano, mabilis lang siyang bilhin. Sa 7-Eleven marami din yata. Over the counter shot, saka may mga... Yeah. Pag ano ka, gutom, kailangan mo rin talaga ng baon. So ito yung mga go-to baon ko kasi no cholesterol siya, tapos healthy option talaga kung gusto mo mag-snap. So yan yung tiramisu flavor. Hello everyone! Hi, Delay! Gang, anong cut mo? Saan ka lalaro? Sa Elite. Wow! Sino mga kasama mo? Sila, Conchante ata, ando na. Oo, oh, di mo. Good luck! Ready na ako malas. Hindi, malakas to. Hindi, malakas so, kumapit. So, anong technique mo? Mamaya. Tutok lang, gawa tapos. Ilang months mo pinaghandaan to? 1 month. Pwede mo naman face mo, wala ka namang katabi. Ayoko. Dali na! Ayoko ulit. Single? Yes. Time check, it's 3:33 PM. Fortunately, hindi na natin matatapos yung buong race kit. So, ang cover lang nitong vlog natin is mostly our women's open road bike. And yun, may pwede kayong manood sa vlog ni Jer sa other coverage. And see you next time. Bye!